Chat with Tita Gracie. Let's Chat with Tita Gracie. Hosted by breakthrough millennial boomer Gracie Venezuela. Only here on V81 Radio, Manila. Ladies and gentlemen, as we promised, here is the one and only Pete Canzon. I love that song. Kung mawawala ka sa piling ko, Sinta. Oh, hinagpis ba, Bin? Hinagpis. Blues, blues. Pero ano, pero most of Pinoy songs na recently, no? Ganyan, puro malungkot talaga. It's, I think oh, it's naging formula lang. I think naging formula lang. Kasi yung benta eh. Yeah. And I think also na ano eh, yung madami tayong mga Christmas songs na sentimental, no? Kasi ang experience ng mga Pinoy na hiwalay sa pamilya during the Christmas season. Yeah. Tama, yeah. Tama. No? Kaya meron tayong mga kanta na hindi magkakasama-sama. So, yung feeling ng aman or boyfriend na malayo sa minamahal niya, or pamilya, abroad. Now it's a very common theme among our Christmas. Yeah, I guess yung kanta na yan,
ginawa, sinulat talaga yan na para sa mga OFWs. Yeah. Oh, yan talaga yung sinulat yan. Hindi yan sinulat dahil gusto lang maging malungkot. Hindi, it's a parang talagang talaga sinulat yan kasi nung time na sinulat yan, out of the country. Yeah, yeah. Oo. Nung sinulat yan, hindi pa uso yung formula na yun. pero alam niyo, I don't know if magsasang-ayon kayo sa akin, pero oo, kagad ako dyan. 80% naman ng mga awiting nagiging hit, ika nga, sa Pilipinas, ay puro malungkot, puro ballad. Sentimental. And that already is an indicative of what the type of music, what type of music is very close to the Filipino psyche. Kahit nung panahon nung nakaraan, 20s, 30s, 40s, whatever. Ang ballad ang talagang nangingibabaw. Kahit ang ating, well, hindi pa nababansag ang pambansang genre ng ating tugtugin, ang kundiman. Kundiman. Ang mga kundiman. Ay malungkot. Sobrang lungkot noon. meron akong kasi yung kundiman na pag naikwento sa akin ni nakakwentuhan ko minsan si bago namatay si Maestro Luz San Pedro. Yung kundiman pala at saka si Pastor Ed Lapis, may isang seminar na pinuntahan ko na kundiman ang topic kasi pinaggusto kong pag-aralan yung kundiman. Ngayon, yung kundiman, isa palang love song yan for the country. Actually, love song siya for the country. And ang halimbawa, patriotic. Yung kasi, nung kausap ko si Maestro Lucio San Pedro, ang sabi ko, yung kundiman, ayan po yung mga dahil sa'yo, yung ginagawang haraan. Sabi niya, mali daw ako dahil dansa daw yung tawag doon. So mula nun, mula noon, doon ako nag-start magsaliksik tungkol sa kundiman. Gusto, agahanap ako na magtuturo. Pete, marunong ka ba ng kundiman? Turuan mo naman ako paano gumawa nun. Kasi kaya daw naging kundiman yun. Merong, tsaka naging Pilipino yung kundiman. Kasi di ba sinasabi nila yung kundiman daw eh. Spanish. Pero hindi. Kaya naging Pilipino na origin ng OPM dahil may sariling measurement daw. And ang messages ng ano, ng kundiman ay love for the country. Ang binigay na example na example ng kundiman song ay yung Bayan Ko. Oo. Yun daw yung popular na kundiman, Bayan Ko. Kumbaga, so, long country. Bayan Ko is a kundiman. Yeah. Okay. Nationalistic. Yeah. Napaganda. Napaganda. Pero hindi pa rin, pero hirap pa rin ako i-defend yan or i-discuss yan ng detalyado kasi hindi ko pa na pag-aaralan. Kaya naghahanap ako na magtuturo sa akin about kundiman. Sabay tayong pag-aaralan yan. Diba? Diba? Madali tayong mapagtatanungan tungkol dyan dahil na... Yes, please. May mga kilala tayo na makakabigay liwanag sa... Yan. Tinutukoy mo na ano na is it a hypothesis or you know it's the definition or insight, the rare insight of a national artist for music, none other than Lucio San Pedro. Yes. That's a very interesting insight. Well, I suppose that ang original Filipino, because we only started coining it in the 70s, really has its roots way back. No, and we do have a rich body of work, no, from many artists, no, in the past, and even people who graced the stage earlier than the 70s, no, na they were really singing Filipino compositions. There were a lot of shows, entablado, mga opera house and all that na. Madami talagang Pilipino na sumikat doon. Ano? And then there were people like Jomides Muran and sila Sylvia Dator. Ruben Tagalog. Alam mo, bari ng kundiman, di ba? Si Ruben Tagalog. And, you know, it's nice to, maganda na balik yun. At siguro may naisip na ako na one day talagang balikan na
at you know, hanap ko kung sino ang pwede makausap tungkol dyan. At tignan natin, because those are the origins of our type of, you know, yung nakagisna na natin na OPM. Yeah, yeah. Our OPM, our ballads, really define one of the foundations of OPM are the ballads, no? Kaya yung mga balladers na sumikat nung 70s, and even the folk singers of the 70s, they sang songs of pain and hardship and heartbreak, no? I mean, anak of Freddy Aguilar. Yeah. Yung unrequited or lost love ni Rico Puno. Yeah. No? Even in Didi Treyes. Oh, yeah. Oh, yeah. Ano ba yung Didi Treyes? Sinasamba bakit, kita? Bakit ako mahihiya? Bakit ako mahihiya? Bakit ako mahihiya? Diba? These songs, it talks about some painful experience, no? But those were iconic. None the more iconic than works that were, as I've said earlier on the program, that were composed by people like Willie Cruz, Ryan, Canseco, nobody else followed, you know. After those three scenes, you had Odette Quesada, who started composing original Filipino music in English, Louis Ocampo also. These are composers that were able to tingle the musical ear of the Filipino. Na kahit hindi Filipino yung letra, pero ramdam mo na Filipino yung lumikha. Ramdam mo Filipino yung tunog. Ramdam mo yung Filipino yung istorya, yung kwento. Yes. Dahil Filipino yung gumagawa. Alam mo, yun nga eh, the other side of original Filipino music is this. I am not knocking that we are so enamored with ballads, but unfortunately we've been stuck there. Unfortunately, we have been stuck there. I'm talking in general. We've been stuck there. We have so many there's so much talent in this country. Napakadaming magagaling na napipirmi lang tayo doon. Na hindi natin nabubuksan yung pinto sa mas maraming posibilidad. Although ngayon, unti-unti na naman. Tama yan. Na naman, ha? Tama yan, Boyet. Tama yan. Unti na naman. Andyan, may Juan Pablo Dream, may Praspaspas, may Itchy Worms, may Eraserheads, may Slapshock, may... Ang daming grupo. Pero, ika nga eh, ang basihan pa rin, napapatugtog ka ba sa radyo? Yun nga sinasabi ko eh. That's why technology now has become the great equalizer. Na gusto mo ka rin ni kanta? Ang daming plataforma eh. Madami na plataforma. Kaya dapat mas maging masigasik at mas maging mapanglikha ang mga gumagawa ng kanta dahil mas maraming pagkakataon upang marinig ang mga obra nila. At dapat naman ang Pilipino, para sa akin, dapat naman ang Pilipino ay mas maging bukas ang kalooban, ang kaisipan at ang pandinig sa napakadaming iba't ibang uri ng mga obra ng mga Pilipino dahil unang-una presko sa tenge. 'Di ba? Presko sa tenge. At binibigyan mo ng pagkakataon para magkaroon ng inspirasyon ang mga manlilikha at mga awit at manunugtog ng sariling mga obrang sariling atin para ipagdiwang at lalo pag-ibayuhin ang mga awitin na sariling atin. Lalim nun. Pero po ito, I agree with you. Siguro lahat kami nag-agree sa sinabi mo. In fact, merong ano, kasi nga dahil marami ng online platforms, may mga Filipinos na meron, kasi tulad yung Spotify, may mga sumikat na mga artists sa Spotify and maraming followers na hindi actually popular sa mapa ng Pilipinas.
Kasi meron syempre, di ba, may mga tags na nilalagay ang mga music ngayon online para makuha mo yung proper audience mo, yung target audience mo. Eh, yung, may mga artists ngayon, itong mga nasa Spotify, na may target audience sila na ibang bansa yung kumalat yung ano. So sumikat muna sa ibang bansa. And ngayon, actually, sikat na rin siya sa Pilipinas dahil pinag-usapan siya eh. Naging sensation siya dun sa platform na yun. And I think it's interesting that you brought that up, Ding. Kasi kahit pa paano, I think we have to put the artist, no, or whoever is now putting together these compositions and making them known, that there has to be a marketing aspect para ma-propagate, ma-promote. People get to start talking about it. You have to have conversations about it. Kailangan mapag-usapan, madinig, para ma-appreciate. No, hindi lang pwede basta itago. Kailangan kaya meron kang Megan tong show ka eh. Kasi para masama na tao, di ba? Yeah. And that's true. That's one of the reasons why in my it's really unique. It's a niche show. No, dahil dito, pinag-uusapan namin yung mga artistic creations, mga nilika, whether it's a play, a movie, like I always make sure that we talk about something that's now, like Cinemalaya, films. I've become parang naging ano na ako ng CCP, yung mga productions nila, yung mga projects nila na hindi mo talaga madidinig sa mga typical TV shows or cable or no? Kasi I want to be that voice out there na magkaroon ng bridge or tulay para mapag-usapan natin to at if I want to call my friends, to tap my friends kayo, mapag-usapan natin na for 1.5 hours na magkaroon naman ng avenue na madinig yung mga artist katulad nyo, katulad ni Boyet, who himself is, I think, it's a different kind of artistry, but DJing is really an art. Because it's Boyet, legend rin yan. Yan na naman yung edad eh. Yan na naman eh. You know, sige, young legend. Oo, kaya talaga, thank you at talaga naintindihan nyo na, it's important to talk about it. Mapag-usapan natin, makilala kayo, yung nasa pag-iisip at nasa puso nyo, mga artists. You have to be heard. I want people to listen to what you have to say. No? At the same token, maipaabot na, there's something out there for you. Madinig si Pete Canzon, nagla-live streaming na siya. Gusto nyo madinig si Ding Austria, na he's on Tino. The Pete Canzon Group, nagsi-Facebook Live. Ang Senyor Boyet Sison, nasa Facebook, nasa Twitch, yata, nasa Kumu rin. So, nasa talaga, YouTube. Nasa YouTube. So, sa mga Pilipino dyan na nakikinig, kung nandito kayo sa bansa natin or kung saan man kayo sa buong mundo, sa Amerika, Middle East, Europe, lahat itong mga artist na kasama natin ngayong gabi at yung mga iba pang naging guest ko noon, basta hanapin nyo lang yung mga pangalan nila sa Facebook, sa YouTube, at sa Twitch or sa Kumu. At sigurado ako na mapapakinggan nyo at ma-appreciate nyo yung type of genre of music that they all propagate. At of course, lahat kami dito, naniniwala kami ng OPM, will live, will continue, will thrive. Oh, yeah. Agree. Yes. Definitely. It will thrive and you will hear more of it. And please, tangkilikin natin lahat ang ating mga lika ng mga kapwa natin. Yes. Oo. Yes. And what's important is, itong Pasko na to, alam ko na walang masyadong party, walang masyadong nagse-celebrate sa labas, pero kayo na nasa online, ngayon yung hanapin ang mga live stream ng mga ating panauhin. Yeah. That you will be able to enjoy their artistry, their music in your home. So for the last 4 minutes, kasi ang bilis ng panahon,
We have last 4 minutes. I'm going to give each one minute to promote your own respective shows. Can we start off with Pete, and then Bing, and then Boyet? Go ahead. Okay. Actually, ngayon, at the moment, walang live shows, you know. Magkita-kita na lang tayo sa online, whatever, jamming or communication, whatever, you know, music especially. That's just, doon na lang tayo magkita-kita in the meantime. All right. Maraming salamat. What's that? Sa mga live stream. Eh, sa Facebook lang at sa YouTube. You know? At saka, Grace, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite mo ulit. Ha? At saka, salamat, nakita ko si Boyet, nakasama ko at si Bing, okay? Miss na miss ko na rin yan, mga yan. Okay. Thank you. Bing, please promote your live stream. Yeah, nag-ano lang naman ako, morning show to, Philippine time, 8 a.m., every 8 a.m., Monday to Friday, over a cup yung title nung stream ko. I talk a lot and I sing sometimes and then I play some music sometimes. And ang nakakatuwa kasi 8 a.m. dahil 8 a.m. kabilang side ng mundo yung gising. Yun yung mga nakikinig sa akin. So yung mga OFWs, yung mga naka-base na sa kabilang side ng mundo, nagugulat nga ako mga nasa America, nasa Caribbean, nasa Brazil, yung mga nakikinig sa akin doon. So wala, nakakaaliw lang. Plus, yung mga, ayan, nakikinig tayo rin ako kay Boyet and si Boyet na. Pagkakailangan niya ng disco, yan, si Boyet, talang kayo dyan. Walang party-party, libre na. Mag-iwan lang kayo sa GCash niya or sa bank account niya. Alamat, babe. Boyet, invite niya. Alam nyo mga kaibigan, ng pag-imbita sa amin ni Gracie dito sa kanyang programa, kanyang huling programa para sa taong 2020. Tama, 2020. Isang napakalaking karangalan para sa amin. Sobra. Ano yung lalo na para sa akin dahil ang programa ito ay nagbigay ng susi. Para marami po sa aming industriya ay makadaupag palad si Tita Gracie at makipag-usap hindi lang sa kanya kundi pati rin sa inyo lahat na nakikinig at nanonood. Sana po mga kaibigan ay tangkilikin niyo po lahat. Lalatin ko na lahat ng mga kababayan natin na nagbibigay saya at aliw sa atin sa kahit anong paraan online. Dahil unang-una po karamihan po sa amin ay hindi po binabayaran. Number one, hindi ba kami kumikita? Karamihan na, hindi ko sinasabing lahat. Karamihan po sa amin ay ginagawa lamang to para maaliw hindi lang po ang aming mga sarili, kundi para lahat po sa inyo. Dahil miss na po namin kayong lahat, lalong-lalo na ating mga kababayan na nasa ibang bansa na nawawalay din at nalulumay sa kanilang pagkakahiwalay sa kanilang sariling bayan. Ako po ay kung may panahon ay nagla-live stream tuwing alas 9 po ng gabi kung hindi po ako tulog. Tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Katulad nito, pagkatapos mo nito, makikipagkwentuhan lang po kay Direk Juno Oyebanda. Pagkatapos nito, alas 9, live stream na. Usually po, pag Linggo po ng gabi, OPM po ang aking programa. Maybe po ang alas 12. OPM lang po yan. Solid lang po yan. OPM lang po buong gabi. Pag Biyernes po at Sabado, kailangan may kending-kending ng konti. So, may disco po ng konti. Tapos noon, alas 11 ng gabi, Biyernes at Sabado, OPM. Isang oras na napakalapot na OPM. Sa lahat sa inyo na nakikinig sa at nanonood sa anumang parte ng mundo, sana po ang inyong Pasko ay maging masaya kahit paano. Sana po ay nasabing kalagayan at lalong-lalo na kayo po ay maging mapanalig. Kayo po ay maging mapanalig. Dahil po ang pananalig po
ay isa pong paraan para tayo po ay patuloy na maging malakas sa pangangatawan, malakas sa pag-iisip, at malakas ang ating mga puso na manalig na puputi po ang kalagayan po ng ating mundo. Maraming salamat, Tita Gracie. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Gracie. Boyet, Sison, my friend. Thank you, Pete, Canzon, being Austria. Tapos puso ako nagpapasalamat at napaunlakan niyo ang aking invitasyon ngayong gabi. At sa lahat ng aking mga tagapakinig dito sa Let's Chat with Tita Gracie. Ako po ay bumabati ng Merry Christmas at naway maging ang inyong mga kalagayan kung saan man kayo ay maging mabuti, stay healthy, and be happy. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kakapit lang po tayo sa ating Panginoon kasi siya ang diwa ng Pasko. God is love, and let's just spread the love this Christmas. Makakaraos tayo itong 2020. We're gonna enter 2021 in a few days. We've made it this far and we're going to go a longer way in 2021. Merry Christmas to all of you and to everyone out there. God bless you. Thank you for being part of Let's Chat with Tita Gracie for 2020. Thank you so much. Have a good evening. Chat with Tita Gracie. Let's chat with Tita Gracie. Hosted by breakthrough millennial boomer Gracie Venezuela. Only here on V81 Radio, Manila.